안 돼. 왜 그 이야? 응. 왜 ganito ang Ma'am Georgia? 이 ano? may masamang balak sila kay Manang Loling. Parang ayaw na nilang mabuhay si Manang. Ano? Nakausapin daw nila yung doktor. Sabi parang tatanggalin na daw yung machine. Allah. Kasi para daw hindi na raw gumastos si Sir Rom sa pagtuktok sa ospital. Yung mga gastusan, nagre-reklamo na sila. Hindi papayag si Sir Rom yan. Maniwala ka sa akin, hindi papayag si Sir Rom. Kailangan magising si Manang Loling. Marami siyang hawak na impormasyon. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko may alam siyang sikreto ni Ma'am Georgia. Sorry, Doc. Na-late ako. Galing ako sa flight. Ano ba ang pag-uusapan ho natin tungkol kay Manang Loling? Wala pa rin pong improvement since na-confine siya for coma. At hindi po natin alam kung babalik ang cognitive state niya kapag nagising siya. So what is this all about? Doc, ako nang bahala. We've discussed, the doctor and I, about the options. You will be spending a lot of money keeping her here. At wala namang assurance na mabubuhay si Loling. So, what are you trying to say? Rome, alam ko na mahirap na desisyon to. Pero mas makakabuti siguro kung tatanggalin natin ang life support si Manang Loling at ilipat na lang natin sa government hospital. Ano niyo ba sinasabi ninyo? Gusto niyo bang mamatay si Manang Loling? Bakit niyo gustong tanggalan ng life support si Manang? Ikahihina niya yun, baka ikamatay pa niya. Pero hindi nga natin alam kung mabubuhay pa si Loling. Saka may posibilidad na pwede siya mag-cardiac arrest kahit nakaka-coma siya. At bukod pa doon, lumalaki na yung gastos mo dito. Doc, pwede ho ba to? Is this even legal? Kung may nakasign po sa waiver at proper documents, pwede po yun. Okay. Hindi ako papayag. Huwag mong iisipin na hayaan nating mamatay si Loling. But she cannot be hanging on to a life support machine. Okay, hindi ako papayag na tanggalan ng life support si Aling Loling. Hindi ako papayag na pabayaan natin siya at baka mamatay pa siya. Hindi tayo alis sa ospital nito hanggat hindi siya nagigising. Okay? Bro! I know this is very hard on you. Anak, malapit ka kay Loling. You grew up with her. Okay, ma'am. Okay, tama na. Kung tungkol sa pera to, huwag niyo naiintindihin yun dahil sagot ko naman lahat ng magagastos yun para kay Manang Loling. Tama na. That's not the point. What's the point? Let's not prolong her agony. There is a very slim chance na masusurvive niya ito. And even if she lives, she will be useless. Hindi ibig sabihin na naka-life support si Loling, eh hindi siya nahihirapan. Rome, matanda na si Loling. Kailangan na niya magpahinga. Kailangan na matapos yung paghihirap niya. That's true. Ilagay mo nga lugar mo kay Loling. She's alive. But she's dying every day. Ayaw natin siyang patahimikan. Anak, we have to let her go. We must let her go. Ano po? Papatayin niyo si Manang Loling? Bakit ka nandito? Bibisitahin ko si Manang. Pero hindi ko ina-expect na ito yung maririnig ko. Anong pinag-uusapan ninyo? Tatanggalan niyo siya ng life support? Rome, seryoso ba to? Eh, Mana, pag-usapan na namin to, hindi naman ako pumayag. Pero posibleng pumayag ka? Rome, please, huwag mong gawin to kay Mana. Huwag kang makilap. Ikaw ba nagbabayad ng bills? Hindi ako nagbabayad, pero Rome, you can't do this to Mana.
madami pa siyang unfinished business. May kailangan pa siyang sabihin sa atin, importante. At ano mo naman naisip? Napanaginipan ko si Manang. Para bang may hawak siyang sekreto. At ang sabi niya, kailangan daw malaman namin. Emma, nakakatawa ka. Ano yun? Talagang magdedesisyon si Sir Rome based sa panaginip mo? Ilan taong ka na ba? 12. Naniniwala ka pa sa mga panaginip na yan. Johnny, tama na. Pwede kang hindi totoong panaginip. Pero posible rin na pangitain mo. Baka yan yung paraan ni Manang para sabihin sa atin na kailangan pa siyang hintayin. Emma, wala kang say dito kaya umalis ka na. Oh, please. Please, don't do this to Manang. Okay. Emma, huwag tayong unahan ang emosyon natin. Okay? Marami pa tayong sigurong option. Tingnan natin lahat. Makausapin ko ang doktor, titignan ko kung anong pinakamagaling na desisyon. Excuse me. Emma, wala ka nang magagawa. Tama sila, si Rome ang may karapatang magdesisyon. Hindi ikaw.